dala mati sa pagkamatay ng kapatid namin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hello. Napasalamatan po ng halito kayo. Salamat po. Salamat. Hindi po, meron po tayong last farewell. May kinalaman si Kuya gusto tayong mainit. Kasi, sabi niya eh, Dr. Romy, sa kanyang departure, sa kanyang, sa kanyang pagta-travel roam around, hindi naman po sa buong mundo, kundi sa buong Pilipinas, some other place sa wala namin. Gusto niya po yung ano eh, nakakarinig po ng word of God. Kaya, bigyan natin ng chance na huwag tayo manis, kasi salamat po. Kasi natawagan po si Brother Jerry, para po magayag na farewell message sa ating yung mga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagaya po yung ating narinig kanina, ang ating kapatid ay siya ay, ayon sa ating narinig, siya ay lakad ng lakad. Marahil siya po ay kung saan-saan nagpupunta dahil ang rason niya kung minsan ay may mga invitasyon. Di ba? Sa ating buhay, marami tayong natatanggap na invitation eh. Invitation for birthday party, invitation for graduation. So maraming mga klaseng invitasyon ang ating na nare-receive, no? Natatanggap. Ang ating kapatid, no? Natanggap na niya yung pinakamagandang imbitasyon, no? Hindi galing sa tao, kundi galing mismo sa Diyos. Amen po? At ating pong basahin sa Matthew, no? Sa Book of Matthew chapter 11, verse 28, sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ulitin ko po. "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Sa ating pong sariling salita, sabi niya, "Hali kayo, kayo na napapagal at nabibigatan, at kayo ay ating pagpapahingain." Ayan po. Yung ating buhay, physical, kung minsan, no? Dahil sa sobra na tayong na-expose, no? Sa gawa, sa mga ginagawa natin dito sa mundo, no? Ano natin, i-cite natin yung daily routine natin. Kung minsan nakakaramdam tayo ng pagod, no? Sa kailangan tayo ng rest. Ganon din po yung buhay nating spiritual, kung minsan, no? Kailangan, may certain period na ibinibigay na ng Panginoon, nakatalaga na talaga yan. Sa bawat isa sa atin, sabi nga, mayroon ng nakalaan kung gaano kahaba ang ating inilalaan dito sa mundo, yung buhay natin dito sa mundo. So sabi nga, huwag po natin sayangin yung panahon na yun.